Mayong aga. Mayong aga sa inyo tanan. Hello. Hi, Jed. Kasama ko syempre si Jeff at si Johnson. Hi, Sir Jeff and Sir Johnson. Army! Fighting! Oh, fighting. Naku, Jed, alam natin na isa ka sa most accomplished singer sa bansa, recognized internationally. Pero ito, lately talagang nakikita natin ang unique ka ngayon dahil nalaman ng ilan natin mga kasakto na mahilig kang mag-drawing, mag-sketch. Kwentuhan mo naman kami, kailan ba ito nagsimula bago ka pinressure ng mga Showtime host sa pagdodrawing? De, matagal na akong ano, mahilig talaga mag-sketch, mag-drawing, lalong-lalo na pag may mga shows, normally nag-aantay backstage, walang magawa, eh syempre bawal din makipagdaldalan kasi preserve yung boses. So yun, ginagawa ko, nag-sketch ako, nag-drawing at kung ano-ano pang pwedeng gawin sa tablet. So ayun, doon lang naman. And then habang nag-aantay, ayan nung mga commercial gap natin minsan. Yeah. Yun, kinodrawing ko ang hosts ng Showtime. Oo, at ang cute ng mga ginagawa mo na ito, eh, sa mga hindi nakakaalam, eh, may mga laruan ka din ginagawa, di ba? Yes, oo. Actually, nung nangyari yung pandemya, yung syempre, nasa bahay lang tayo lahat. Yes. So, lahat puro keeping myself busy, kumbaga yung ginawa ko. Yung mga dinodrawing ko, in-encourage ako ng mga kasama ko sa mga collectors, designers na gumawa ng toys. Tawag dito namin art toys. So yung mga creations namin, ginagawa ko and then exclusive lang siya, limited lang yung number nito. Kaya ayun, very very special siya. Wow, ang galing ano. Alam niyo mga kasakto, si Jed din ang nagsabi sa akin kasi meron akong isang anak, yung aking pangalawang anak na si Kyle, nagdo-drawing din gamit ang gadgets, eh, 'di ba? Yes. So may mga drawing siya na sabi sa akin ni Jed, ipaprint ko daw sa canvas at napakaganda nung kinalabasan. Ay, nagawa na. Nakita ko yung mga artwork, sobrang ganda and yon. Actually, kagabi ko din nakita, pinrint din ata ni Kimmy yung dinrowing ko sa kanya. Nilagay niya sa vlog niya, nilagay niya sa kanyang home office. So, thank you very much. Naku, bukod dito sa mga caricatures na ginagawa mo sa Showtime host, may mga ginagawa ka rin ba na parang abstract or ibang forms of art? Well, yes, all around. I ever since na maliit pa ako, I always loved art. Hindi lang yung pag-sketch or caricature. I also paint. Actually, kung may time kayo, check niyo yung isa sa mga music videos ko. Nag-painting ako doon sa ilalim ng mainit na araw. So, yun, nag-abstract din ako. Nag-try din ako mag-portraits. Pero mostly talaga, caricatures and para mga cute na mga chibis yung dinodrawing ko. Mm-mm. Ayan, yun yung tawag doon sa mga characters na ginagawa ko sa Showtime hosts, mga chibis. Chibi pala ang tawag doon. Kaya gustong-gusto ko pagka ang cute-cute ko doon at ang laki-laki ng balakang ko. Gustong-gusto ko yun kasi parang kamukhang-kamukha ko yung nanay ko. Ang cute niya eh. Diba? Meron kang huling ginawa eh, itong last Saturday, yung prom. Yes. Diba? Sobrang saya ko nga kasi parang na siya, inaabangan na ng mga tao every week. Every weekend, syempre, di ba, nagbibihis tayo sa Showtime ng mga themed outfits. Tapos, inaabangan na nila yung drawing ko every weekend. Tsaka, happy din ako na, every Monday, na ilalabas lagi, nagiging background yung mga artwork ko sa Showtime. Yes. Sobrang nakakatuwa. Jed, huwag ka rin kasi si Jeff sana, panayang ngiti ngayon eh, baka gusto mong i-drawing din daw, tsaka si Johnson, actually, para sa sakto. Actually, habang nag-aantay ako kanina, nag-drawing na ako, actually. Ay, ang bilis naman talaga. Papakita ko sa inyo, eto, sandali. Ang galing talaga ni Jed. Yan na. Tinan mo. Nagawa na niya tayong tatlo. Ang bilis. Ang groovy mo dun, Jeff, ha? Parang ang payat ko dyan, ha? Payat tayo dyan, ha? Diba? I love it. Ang galing talaga ni Jeff. Ang galing ni Chang,
Oo. Ipapadala na yan ni Jed sa akin mamaya. Alam ko na. Papadala ko na yan. Oo. Eh, maiba naman tayo. Eh, marami siyempre ang umiidolo sa'yo na sa, kumbaga, another generation of singers. Sa galing mo sa pagkanta, pero ikaw ay may iniidolo rin. At recently nga napansin nila as BTS Army. Ayan, tinawag ka nga ni Jeff. Army din to eh. Ako Army din, pero hindi masyadong Army. Yung Chang Army. Chang Army. Lagi lang ako tinatawag nila. Napansin ni RM ang iyong post. Kwento mo naman sa amin. Opo. Well, ano naman, ako sobrang fan talaga ako ng BTS. And alam mo naman, di ba, pag fanboy ka, papadala-padala ka ng mga message sa kanila. And totoo. Ako naman, hindi ako nag-expect na sumagot sila. Pero one day, yung pinadala kong actually pic na picture, dated December pa yon. Ano siya, kasi alam ko si RM nagko-collect ng toys. So, nagpadala ako ng picture ng gawa ko. Oh. And lately lang, ng March, nakita ko na si Ninya. So, sabi ko, wow, grabe. Ito yung scene na gusto natin lahat, di ba? Oo. Kasi, di ba, idol natin. And then, nung nakita ko na si Ninya, pinadala ko isa pang picture. Ayan yung nakikita ninyo, yung gawa kong toys na BTS-inspired na voodoo character. Yan yung character na ginawa ko. Tapos after a few minutes lang actually, nakita ko biglang may nag-appear na heart. Sabi ko, hala, sino nag-like? Tapos nakita ko, ayun, siya ang nag-like, si RM mismo. So, ayun, screenshot ko kaagad. Eh ano na yun, parang mga 3 a.m. na yun, tulog na lahat ng tao. Wala akong mapagkukwentuhan. So, grabe, ikot-ikot lang ako dito sa kwarto ko, nanlamig ako, tapos nang init yung tenga ko. As in, sobrang happy. Oo, sobrang iba yung feeling na napansin. Imagine, you know, isang miyembro ng biggest singing group or boy band or K-pop group sa buong mundo napansin yung ano ko, yung pinost ko. And nag-message pa ako doon. Ang dami pang mga messages na nilabas ko doon na pinadala sa kanya. Sinin niya lahat. So, ayun. Fan. Sarap. Sarap ng feeling ng ganun, di ba? Na sinasagot ka ng idol mo, di ba? Oo, sobra. Sobrang nakakataba ng puso. Ito si Jeff Army din yan eh. Army. Eh, talagang, syempre pag ganun, di ba, mapusuan ka ng yung pinadala mo Namjoon talagang. Kahit sino June, eh, di ba? Oo, tsaka kasi buong mundo yung humahanga sa kanila, million-million. Tapos, million. Isa ka sa mga napansin nila. So, ayun, sobrang happy ako at blessed. Swerte, di ba? Oo. Swerte talaga. Sabi nga nila, change is constant, di ba, Jed? At sa pandemic, yes. Sa pag-adapt natin sa new normal, sa mga bagong platforms to serve our audience, nag-iiba na rin ang landscape. At ikaw mismo, mm-hmm. nagti-TikTok na, nagkukumo ka din. May papakita kaming video ng mga ginawa mo sa isa pang sikat na TikToker. Ito, panoorin natin. Sa'yo bilang urado. Trending yung Jed, nakakatuwa. Sobra, oo. Actually, ayan, yung mga ginagawa ko na yan, habang nag-aantay ako ng mga prod number ko sa isang event, gano'n, nag-re-record ako ng mga ganyan. So, basically, you know, I keep myself busy. Yun lang talaga. Kasi siguro, dahil sa nangyayari sa atin ngayon, ang dami nating iniisip, di ba? Ang dami nating worries and concerns. Ang hirap na you know, not to be productive and not to do anything kasi it's more of ang dami mong naiisip na nega, di ba? Totoo. So, buti ngayon na may mga TikTok, may mga Kumu, yeah. May mga social media platforms na pwede tayong mabusy, kumbaga. At the same time, sometimes, di ba, we get to earn and also we get to reach out sa mga fans natin.
on social media. Yun. So, yeah. Kailangan gamitin. Oo. At saka, alam naman natin na sa pinagdaanan natin na halos 2 taon, ang dami nating mga naging emotions, marami tayong naging experience, marami tayong pinagdaanan. Pero, yeah. Ano yung masasabi mong lesson na pwede mong ma-impart sa mga artists na going through changes din, yung pag-adapt sa digital, ito na nga, at saka yung itong new normal natin? Well, yung advice ko lang naman siguro, be open to change talaga. Kasi hindi natin maiiwasan talaga yan. The scenario or the playing field will always change. Constant yan, umiiba yan. Dati, live band, yun yung scene, yun yung uso dati para makakita ka ng mga banda or mga artista. Concerts, tapos naging mall shows, tapos naging ayan, yung mga music channels. Umiiba, constant umiiba yan. Kaya ang advice ko is you have to be open to change. Kasi may mga ibang artists na sasabi na, ay hindi, matanda na ako. Ah, hindi na ako para sa ganyan. You know, if you want your career to stay longer, adapt ka talaga sa change. Kaya nung nagsimula na yung mga online concerts, mga online shows, streaming, I had to learn also. Kaya tsaka mga friends ko, sinasabihan ko, mag-aral talaga kayo guys. Yeah. Kasi hindi pwedeng naka-asa lang tayo lagi sa madaming crew. Kasi, di ba, for a while, one-man crew tayo sa mga bahay natin. Si Jeff nga, tinuruan na kami paano mag-setup ng ilaw. Ginalingan namin talaga. Ilaw, sound system. Tapos kung kailan ayos na. Kailangan karil din natin yung mga background para maganda tignan. Tapos kung kailan ayos na kami, Jed, back to studio. Kaya i-reimburse ko na lang lahat kay okay Miss Mara mamaya. Okay, puntaan ko sa office. Dala ko yung mga resibo actually na dito na sa Abol. Pero ito pa ang good news, Jed. Dahil balita ko may series of concerts ka rin with Mr. Yes. Nonoy Suniga and Miss Lani, Miss Alucha sa Amerika. Naku, imbitahan mo ang ating mga TFC kapamilya abroad. Yes, mga kapamilya. Finally, makikita-kita naman na tayo face to face. Hindi na lang screen ang nakikita natin. So sa April 1, nasa San Mateo, California kami ni Lani Misalucha and Nonoy Zuniga. April 2, nasa San Diego. April 9, Atlantic City. Yan po yung Timeless Seasons na concert. Guest po ako dyan. And also, meron po akong solo concert. April 3, nasa Alexis Park Resort, Las Vegas. April 10, Hilton, Chicago, Northbrook. And April 17, nasa Philcom Center, Hawaii. Wow, we are so happy for you. Ako personally talaga, alam mo yan, Jed. Always ako. Fan ako ni Jed eh. Kaya lagi yan, love na love ko yan. O bago tayo magtapos, may pa-sample ka daw sa amin ng team song ng sakto. Talagang ano ah. Sige, sample. Ano lang ah, ito try ko. Yung... Okay. Kapag ikaw ay sumasayaw, wow, at katawan ay gumagalaw. Membot ka ng tama lang, yumuyog ng sakto lang. Walang labis, walang kulang, kailangan sakto lang. Sakto! Wow! Sakto! Wow! Sakto! Wow! Sakto! Ayun! Yes! Saktong-sakto talaga! Thank you so much, Jed Madela. Thank you, ha, gumising ka ng maaga. Background. Ang video okay. May video okay. Miss Cor. Thank you, Jed. Mag-ingat ka palagi and we'll see you sa It's Showtime. And congrats yes. sa iyong mga shows sa US. Thank you. Thank you very much po. Ingat Halong po kayo. Halong ka mo to. Bye. Halong man.